ang gates po natin. Tanong ko ang answer mo. So, okay. So, everyone can actually go to the circle of areas 10 because meron tayo activities in the morning. There's yoga and then the Pride Expo. There's also activities in the FAM, so sa Patalino Street. So, ganun din po yung activity. So, it just mirrors the QMC activity. So, as early as 10 a.m. po, pwede na po tayo po. Kasi yung mga performers po ninyo, marami pong fans yan. Especially like BINI or Vice, and you know, they might be there earlier than 10. Will they be allowed to enter? 9:30 a.m. Totoo lang, 9:30 a.m. na tayong program. Okay. So, tumutugtog na yung 9:30, ganyan. Pero for the security purposes, no, for hidden security, we are not disclosing the lineup or ang timings sa ating mga performers. Okay. So, pero pili ko naman sa mga naka-attend na last year, as early as 12, meron na talaga tayo mga nagpa-perform talaga ng bomb na. Pero as early as 9:30, may nagpa-perform na ako. Pero let's say between, you know, solidarity speeches and AVPs. Ayun. Okay. O para po kay General Maranan, meron pa po ba other security measures na inialam yung PNP for protection po ng ating mga dadalo? And ilan po yung ina-deploy na uniform personnel that day po? Thank you for the question. Ano? Well, as far as QCPD is concerned, together with DPOS and other government agency like MFDA, at siyempre kasama natin yung traffic, we'll be deploying more than 2,000 personnel to secure the event. As far as other security measures is concerned, wala na, no? Meron lang tayong isa single security plan na ipatutupad. Thank you. Any more questions? Good morning. Ako po si Diana from News 5. Regarding lang po yung crowd control, paano po natin siya i-handle? Especially kasi yung ang dami pong fans talaga ng BINI, itong mga groups. And yung iba naman, talagang marami na yung following. Siguro aware din po tayo sa nangyari ng Independence Day concert. Paano po natin ma-ensure yung ating lahat ang pupunta na hindi yun mangyayari? Ititigil din po ba natin ang kasiyahan pag may nangyaring ganong klaseng pangyayari? Tayo naman po, nakakasiguro tayo na for the past two years na nag-organize tayo ng Pride. Ang Pride ay nagsilbing tahanan para sa napakaraming LGBTQIA+ members ng community. At nakakasiguro po tayo na kapag tahanan natin, di ba, ay pinaprotektahan, no? At nakakasiguro tayo na together, not just with the Quezon City security, no, provided with Quezon City, sigurado tayo that the attendees themselves will protect the Pride Festival. Normally naman yung mga bukod dun sa mga barikada natin talaga mahigpit yung security. At sobrang salamat sa Quezon City for extending. And hindi lang security ha, yung meron tayo ngayon. Dinoble po yung seguridad talaga. Pero for security details as well, hindi muna natin ito i-disclose din para po sumantin talaga natin ligtas kung paano yung security measures. But if ang worries po natin ay yung security measures na implement, don't worry po. Napaghandaan po natin yan na talagang dobre-dobre ang seguridad natin ngayon tao. Thank you. May add, ano? Really, the challenge is crowd control. No? That's why we'll be using some physical barriers and assistance ng ating mga force multipliers. And ang pinaka-importante talaga is the behavior of the crowd, ano? Yung attending, who are attending this event. That's why we are encouraging, siyempre, yung pag-consume ng alcoholic beverages. We discourage from doing it kung sa venue. Bringing in of legal weapons and other weapons, ano? At yung mga makakasakit, no? Knowingly and unknowingly, yung mga sometimes pinagbabawal yung mga ano, yung mga pointed objects. There are concerts na pinagbabawal yung umbrella, but this time, hindi naman natin pagbabawal sapagkat expected natin na nauna. So, we'll be establishing a security control gates na magkakaroon ng initial screening doon, just to check yung mga bags na dala-dala ng ating mga participants, no? Kung nawalan na lang mga contrabands. Siyempre, bawal yung illegal drugs and other items na may kinalaman sa drugs and alcohol.
So, in-encourage din natin yung ating mga participants. Sana ang dalimbag ay yung, ano na, yung transparent. Uli, makikita na natin kung ano ang laman. And, syempre, yung cooperation na pag binakita ang suspicious na tao, i-report agad doon sa mga kapulisan natin na nakakalat doon sa loob. Mag-establish din tayo ng mga police assistance desk, health desk, at ready naman yung ating mga kasamahan sa law and order cluster na mag-provide ng immediate assistance. Sir, Sir Red, sundan na po, ilan po yung ating nasa hanay ng QCPD plus the force multipliers that will be there to assist yung mga nananong? Well, dahil ito ay tatlong venue, ano, we intend to deploy more than 2,000 uniformed QCPD personnel. Ito ay isa sa pinakamalaking deployment natin. Hindi pa kasali yung DPOS, traffic, and other force multipliers. So, staying cost efficient dyan na ma-secure natin ngayon.